Patay na at palutang-lutang na lang sa ilog ang mga natagpuang baboy sa Tubabenguet. Hinala ng mga residente roon dahil ito sa African Swine Fever o ASF. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Pag-aalaga ng baboy ang isa sa mga kinabubuhay ni na Lola Cristina sa Barangay Camp 4 sa Tubabenguet. Kaya bantay sarado niya ang kanyang limang alagang baboy, lalo na't nasa red zone category o may aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF ang kanilang lugar. Pero nitong Sabado, isang patay na baboy ang natagpo ang palutang-lutang sa ilog ng Buid. Kaya hinala ng mga residente na matay ito dahil sa ASF. Hindi ako masyadong naglalabas-labas. Dito na lang ako sa bahay at sa mga kulungan ng baboy para hindi ako maging carrier ng sakit na ASF. Pero kanina, meron ulit na mataang patay na baboy sa parehong ilog. Nilagyan muna ito ng disinfectant bago inilibing sa higit 6 pulgadang hukay. Ito na ang pangatlong beses na nakapagtala ang barangay ng ganitong pangyayari na ikinaalarma naman ng Department of Agriculture. Mapanganib ito, lalo't dumadaloy rin ang ilog sa iba pang lugar gaya sa bayan ng Rosario at Pugo sa La Union. All dead animals are not fit for human consumption. So ang pinakamagandang gawin ng ating mga kababayan eh, agad nga makipag-ugnayan or ipaalam ito sa inyong barangay chairman and yung ating mga barangay agriculture extension workers sa kanilang mga lugar. Kaya para masigurong walang ASF na kakalat, 100 baboy ang pinatay sa pamamagitan ng culling sa barangay. Handang bayaran ng DA ang mga magbababoy. Pero para kay Cristina, yung ibibigay nila kulang pa sa presyo ng baboy namin na malalaki kaya nag-iingat kami na mag-alaga ng baboy. Si Nanay Elizabeth naman umaasang may bebenta pa nito ang 3 baboy bago ito mahawaan ng ASF. Natatakot nga ako, sana mabenta na para makain, para hindi nakapitan ng ASF. E paano pag pumunta dito sa amin? Sa ngayon, nagsasagawa ng barangay ng Information Education Campaign at Seminars kung paano maaagapan ang pagkalat ng ASF. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging gulis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.